Wagon mga primo. So, yun. Tagal-tagal din ako hindi nakapag-vlog ng about sa may work dito sa Cayman Island. Alam mo na, maraming inaayos kasi at saka busy rin sa work. Ngayon, ang itatopic ko lang kung nandito ka na sa may Cayman Island na mumblema or pangit yung napasoka mong work. So, ano nga ba nga mga dapat nating gawin? At kung nagbabalak kang lumipat ng work. So, ito yun. Sana makatulong to. Konting idea lang ba na hindi kayo matakot na yung lilipat kayo sa mga work na iba. Ito gagawin nyo. So, ayun. Dapat ang gawin nyo. Sa unang gagawin nyo kapag kalilipat kayo ng work, dapat meron na kayong na pag-applyan na siguradong pipermita na kayo. And then, doon sa may aalisan nyo, ang gagawin nyo ay kung pinakamainam, humingi kayo ng release paper kung bibigyan kayo. So, pagka oras na binigyan kayo, mas okay. Pero kung hindi naman kayo bibigyan, ito lang naman ang masasabi ko dyan, pwede naman kayo mag-cancel ng inyong permit. Dahil kung meron na kayong lilipatan na siguradong papasukan din kayo ng panibagong permit. Pero bago ang lahat, i-clear nyo muna yung inyong lilipatan kung talagang pe-permitan kayo. Mahirap kasi matenga. Yun lang ang mga ano ko. Apakahirap kapag nawalan ka na trabaho. Then, ang gagawin, kapag ka meron naman kayo siguradong malilipatan na, no problem. So, ang igagayak nyo lang is yung police clearance and medical. So, yun. Yun muna yung ipiprepare nyo. Bali yung sineshare ko kasi na to, ito yung mga base lang sa may aking experience dito. Yun lang ginagawa ko before ako mag-resign sa aking employer. 1 month before, nagkaharap na ako ng work niya. Napasimple. Yun. Pagka alam kong pe-permitan na ako, so ang gagawin ko nun, gagaya ko na lahat ng mga papers na kailangan ko. At dapat kapag ka oras na gagawin mo yung mga bagay na yun, kapag kalilipat kayo, dapat buo ang loob nyo. Yung hindi masisira yung loob nyo, yung may magsabi lang sa inyo, may narinig kayong nagsabi, nako, mahihirapan ka makalipat niya dahil ganun. Maraming masisira, diskarte natin. Mas maganda yung focus kapag ka meron ka ng lilipatan na na work na iba. Kaya ako na-vlog tong topic na to dahil yun nga, may isang tayong nagtatanong na isang tropa na bago lang din dito sa isla, yun, namumblema siya sa may ganyang work na hindi siya masaya, hindi siya totally hindi niya gusto yung ginagawa niya doon. So yun, binibigyan natin ng payo na ganitong style din para kasi hindi pa raw niya alam ang gagawin kung paano. So yun nga, imbis na pahinain natin ang loob niya, mas mainam is palakasin. Ganun lang ang style dito sa may isla. Imbis na pahinain natin yung namumblema, ay dapat is palakasin. Yun lang yun. Dahil kailangan natin magtulungan dito. Saka yung sinasabi ko na to, ito ang way na kung gusto mong tumaksang sahod mo, ito ang way yung hindi ka mag-i-stick lang sa may sa may employer mo na kunwari mababa sahod tapos sabi mo pwede na itong pagtyagaan sa akin,
hindi ganyan yung ano ko naman, ang style ko. Kaya tayo nandito sa isla is para maka nandito, kaya tayo nandito sa may abroad para kumita, di ba? Nang tining dapat is laging advance ang isip natin. So ang kailangan mong gawin, hanap-hanap ka rin syempre ng way na para tumaas ang sahod mo. Hindi ka lang mag-i-stick doon sa isang work na yan. Ito yung para sa malalakas lang ang loob na yung maghanap-hanap ng work na alam mo sa sarili mo na kaya mong gampanan yung trabaho mong papasukin mo, ina-apply mong panibago. So ano ang gagawin mo para makahanap naman ng employer dito? Ang pinakasimple ng tanong, sagot ko lang dyan, dapat lagi mong dala si magtanong. Anong tanong lang at marunong ka dapat makisama sa mga tao. Excuse me. Marunong ka sana makisama dito sa mga tao dito, magaling ka makipagkaibigan, makitropa, ganyan. Para yung magkakaroon ka ng isang idea na kung saan yung merong opening, gano'n. Masimpleng paraan lang, puro magtanong ang kailangan dito. At kapag kasuklado ka rin, ay wala kang mangyayari sa buhay mo. Mas maganda yung makisama ka dito. Yun lang yung pinakaparaan. Dapat magaling na magaling ka makisama. Para kapag tatanong, matutulungan ka ba hanap ng ibang work na masasatisfied ka sa sahod, na hindi ka talo, alam mong hindi ka aragbyado sa may mga ano ba, sa sahod. Ulitin ko lang ha, yung sa may paglipat, kung may permit pa kayo, hindi nyo pa kinakancel, pinamainam yun, huwag nyo muna i-cancel yung permit nyo kung wala pa kayong lilipatan. Okay, number one yan. Dapat 1 month before kayo nagpabalak na kayo umalis, kung mga 1 month before, magano na kayo, maghanap-hanap na kayo ng lilipatan nyo para dire-diretso yung work. Mahirap yung matenggangan. Tapos, para walang question, ang pinakamainam na gawin, kapag kayong permit nyo 1 month lang, tapusin nyo na yun para legal yung inyong paglipat. Tatanungin naman kayo ng inyong mga employer kung i-renew nyo pa, kung gusto nyo pang i-renew yung inyong permit dito. So, makapag-iisip-isip ka na sa loob ng 1 month or makapag-hanap-hanap ka ng work na iba, hindi ka masaya doon sa miyano mo. Kapag ayaw ka naman na bigyan ng release paper, pwede mo naman i-cancel yung inyong permit. Kaso, yun nga, paulit-ulit ko sasabihin, laging may nakahanda na kayong lilipatan na dapat na papasukan kayo ng inyong lilipatan employer. Yun lang ang laging inyong tandaan. Tapos, requirement lang naman na hihahanda nyo is police clearance at medical. Ang medical lang naman, kung meron kayong x-ray na hindi na kayo hanapan nun, bali blood test na lang ang kukunin sa inyo. At kung sakaling may katanungan kayo na hindi nyo maintindihan, baka sakali masagot ko, mag-iwan lang kayo ng message dyan sa may ilalim sa comment section at sasagutin natin yan. Kung confidential naman, ako na mag-message kayo doon sa may WhatsApp ko, open naman. At hindi naman tayo madamot sa sagot. At sasagutin ko lahat ng inyong katanungan. So, hanggang dito na muna yung aking vlog. So, wala kasi kung maisip na ibang sa susunod. Magtanong kayo ng dapat kong ma-vlog para malinawang din kayo. Okay? Para masagot natin. So, bless up lang. Bless up. God blessing yung lahat. Happy hunting na work dito. At saka, congrats sa mga mayroon ng permit na parating dito. Bye!